Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 21 June 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 28. Si Jeremiah at si Propeta Hananias. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. At bilisan din natin at sobrang init na talaga rito. Jeremiah chapter 28 verse 1, nang taon ding iyong ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Zedekiah sa Juda, si Jeremiah ay kinausap sa templo ni Hananias anak ni Propeta Azor ng Gibeon. Sa harap ng mga pare at ng mga tao sinabi ni Hananias, verse 2, ito ang sabi ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Verse 3, sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Verse 4, ibabalik ko rin dito si Jeconias, ang anak ni Haring Jehoiakim ng Juda at ang lahat ng mga taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Verse 5, nagsalita naman si Propeta Jeremiah kay Propeta Hananias sa harap ng mga pari at sa lahat ng mga taong naroon sa patio ng templo. Verse 6, amen. Ganyan nga sana ang gawin ni Yahweh. Magkatotoo nawa ang ipahayag mo at maibalik nga sana rito ang lahat ng kagamitan ng templo mula sa Babylonia at lahat ng mga dinalang bihag. Verse 7, ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Verse 8, ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at sa mga kilalang kaharian. Verse 9, kung magkatotoo, ang pahayag na isang propeta na magkaroon ng kapayapaan sa kalamang natin, malalamang si Yahweh nga ang nagsubo sa kanya. Verse 10, pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Hananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremiah at binali ito. Verse 11, pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia sa lahat ng bansa at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon at umalis na si Propeta Jeremiah. Verse 12, pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Hananias ang pamatok ni Propeta Jeremiah, kinausap ni Yahweh si Jeremiah. Verse 13, pumunta ka kay Hananias at sabihin mo, nabali mo nga ang pamatok ng kahoy, ngunit papalitan ko ito ng bakal. Verse 14, lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglilingkod, kay Haring Nebuchadnezzar at ito'y siguradong magaganap sapagkat maging hayop sa parang ay ipinasakop ko sa kanya. Verse 15, at sinabi pa ni Propeta Jeremiah, Hananias, hindi ka sinugo ni Yahweh at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan. Verse 16, kaya ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito, mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban kay Yahweh. Verse 17, Jeremiah chapter 28 verse 17, at noong 7th buwan ng taong iyon si Propeta Hananias ay namatay nga. Ayan na, sabi ko sa inyo puro kamatayan para sa inyo ni eh. Okay, Jeremiah chapter 29, ang sulat ni Jeremiah para sa mga dinalang bihag. Jeremiah chapter 29 verse 1, Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremiah mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga pari at mga propeta at lahat ng taong dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Verse 2, ito ay ginawa niya matapos lisanin ni Haring Jeconias ang Jerusalem kasama ang kanyang inang reyna, mga yonoko, mga pinuno at mga panday ng palasyo. Verse 3, ang sulat ay pinadala ng propeta kina Elasa anak ni Safan at Jeremiah anak ni Helkias na sinugo ni Haring Sedekiah kay Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ganito ang sinabi sa sulat. Verse 4, ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Verse 5, magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira, magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Verse 6, mag-asawa kayo upang magkaanak, bayan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak. Ha? Bayaan. Akala ko bayan eh. Verse 6 ulit guys.
Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo munti. Verse 7, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kayawi sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila umunlad. Verse 8, huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanila mga panaginip. Verse 9, tandaan ninyo kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, sila hindi ko sinugo ang sabi ni Yahweh. Verse 10, sabalit ito ang aking sinabi pagkatapos lamang ng 70 taon na pagkabihag sa Babylonia mula 70 years guys. Oh. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia mula muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupang ibinigay ko sa inyo. Now, Father God, hindi mo na lang binigay sa Babylonia kasi ibabalik rin naman eh. Parang doble hirap lang. Verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya ko nasabi guys na doble hirap lang. Kasi imagine niyo na lang kung paano ang gira-gira na yan. Paano kahirap ang gira-gira na yan. Tapos sasakupin ka ng ibang bansa. Ay nako. Kung maganap, verse 12. Ulitin ko lang yung verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Guys, 70 years. Ang isang buwan nga lang sa coping ka, parang ang hirap-hirap na yung pang 70 years. Lalo naman kami, almost 400 years sinakop ng ano. Kaya ayoko talaga, tinututulan ko talaga yung mga ganyan. Verse 12, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at tiringkin ko naman kayo. Verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Verse 14, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmula ninyo bago kayo nabihag. Verse 15, sinasabi ninyo si Yahweh ay humirang ng mga propeta para sa inyo diyan sa Babylonia. Verse 16, ganito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa haring nakaupo sa trono ni David at sa lahat ng inyong kababayang nakatira sa lungsod na ito at sa hindi nabihag na mga kasama ninyo. Verse 17, padadalhan ko sila ng digmaan, tagutom at salot at matutulad sila sa mga igos na bulok kahit hindi na makakakain. Verse 18, sila ay mamamatay sa labanan sa gutom at salot, masisindak ang lahat ng bansa. Sa kanilang sasapitin, sila ay hahamakin at susumpain ng lahat ng bansang pinagtapunan ko sa kanila. Verse 19, kung paanong hindi nila pinakinggan ang mga propetang sinugo ko sa kanila, gayon din kayo. Verse 20, ngunit kayong mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia, makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Verse 21, paparusahan ni Yahweh si Ahab na anak ni Kolayas at si Sedekiyas na anak naman ni Maasiya sapagkat ginamit nila sa kasinungalingan ang aking pangalan. Sila ibibigay ko kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at papatayin sa inyong harapan. Verse 22, ang kanilang pangalay babanggitin ng lahat ng taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia kapag sinusumpa nila ang kanilang kapwa. Sasabihin nila, gawin sana sa inyo ni Yahweh ang ginawa kina Sedekiyas at Ahab na sinunog ng buhay ng hari ng Babylonia. Verse 23, ganito ang mangyayari sa kanila sapagkat kasuklam-suklam ang kanilang ginawa sa Israel. Sila'y nangalunya at ginamit pa ang aking pangalan sa kasinungalingan, nalalaman ko ito at nasaksihan. Ang sulat ni Semaias, Jeremiah chapter 29 verse 24, sabihin mo kay Semaias
Nataga ni Hiram, verse 25, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat ng Diyos, makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Sinulatan mo ang mga taga Jerusalem, ba't ang labo na naman ang paningin ko? Sinulatan mo ang mga taga Jerusalem, ang paring si Sipanayas na anak ni Maasiyas at ang lahat ng mga pare, sinabi mong, verse 26, si Sipanayas, ang hinirang ni Yahweh bilang kapalit ng paring si Joyada at bilang namamahala sa templo, tungkulin niyang lagyan ng pusas at tanikala sa lig ang bawat nababaliw na lalaki nagpapahayag sa mga tao bilang propeta. Verse 27, bakit hindi mo pinigil si Jeremias ng Anatot na nagpapahayag sa inyo bilang propeta? Verse 28, sa mga bihag sa Babylonia ay sinabi niya, magtatagal kayo rito, kaya magtayo kayo ng mga bahay na matitirhan at magtanim kayo para may makain. Verse 29, binasa ng paring si Sipanayas ang sulat na ito nang naririnig ni Propeta Jeremias. Verse 30, at tinanggap ni Jeremias ang salita ni Yahweh. Verse 31, sabihin mo sa lahat ng mga dinalang biyag sa Babylonia na ganito ang sabi ni Yahweh tungkol kay Sipanayas na taga ni Hiram, nagpahayag si Sipanayas gayong hindi ko naman siya sinugo at pinapaniwala kayo sa isang kasinungalingan. Verse 32, Jeremiah chapter 29 verse 32, dahil dito siya ipaparusahan ko at ang kanyang mga salinlahi, hindi na niya masasaksihan ang kasaganaang ipagkakaloob ko sa aking bayan sapagkat nagpahayag siya ng paghihimagsik laban sa akin. Hindi lang si Sipanayas ang ang dami namang propeta na bulaan ay. Hindi, kahit mga hindi sinugo ni Father God. So hanggang dito na lang guys. So dapat ang pinaniwalaan lang nila is si Propeta Jeremias lang dapat. Ay ganun talaga. Marami talagang bula ang propeta kahit naman sa generation natin ngayon eh. Ang daming nagtapanggap na basta ang tawag sa kanila guys, mga bulaang propeta yan. So bukas na ito, 22 June, pag hindi sinugo ni Father God, ibig sabihin bulaang propeta. June 20, 24, kasi marami namang pag nababasa mo lang ang Bible tapos magpapanggap ka ng propeta. Ay nako. Bye everyone, God bless.